welcome to Channel F. And bago mo ipagpatuloy ang panonood ng video to, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong bagong uploads. And yun na nga, tama po yung nababasa ninyo sa title at dun sa aking thumbnail. Isa po itong revelasyon, isa po itong pagkikwento, at ito ang kwento ng buhay ko. Actually, hindi ko po ito sisimulan nung ako'y pinanganak hanggang sa ako'y lumaki. Sisimulan ko po ito doon sa sitwasyon na kung saan yung nakaraan ko at hanggang ngayon ay para akong hinahabol. Paulit-ulit po niya akong binabalikan. Well, ito po ay isang revelasyon at isa rin po itong paglalabas ng sama ng loob. Alam naman po natin sa mga previous na video ko ay inamin ko sa inyo na ako ay may problema at pinagdadaanan. Sabihin na natin, hindi ko na ikakahiya sa inyo. Meron po akong mental disorder pero hindi po ibig sabihin noon ako po ay isang baliw. May sitwasyon lamang na hindi balanse sa aking utak na siya yung nagtitrigger kung bakit ako nagkakaroon ng mga episodes ng panic attack, ng anxieties, and depression. Actually, sana makakuha kayo ng aral dito, lalong-lalo na sa mga magulang, kung paano ninyo palalakihin, kung paano ninyo itatrato yung mga anak ninyo. And yun na nga, tama po yung nababasa ninyo sa thumbnail. Yes, ako po ay pinalayas. Isa po yan sa naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Bata pa lamang po ako, I think I was grade 3, naranasan ko na pong mapalayas ng bahay. Pinalayas po ako ng tatay ko sa hindi ko naman masasabing, para sa akin kasi masyadong mababaw yung dahilan. Gusto lang niya magpa-family picture, pero dahil ako ay tulog pa, at nung gumising ako ay pupungas-pungas, syempre bata, bigla na lamang niya akong hinata, pinaghahampas ng walis, at pinalayas. Paulit-ulit niyang sinabi sa akin na lumayas ka ng bahay at hindi ka namin kailangan dito. Ang sakit po nun, napakasakit para sa isang tao na mapagsabihan ng ganun. Lalong-lalo na manggagaling ito sa iyong magulang. Well, hindi ko po ito sinasabi, no, para siraan yung mga taong involved dito sa kwentong ito. Kumbaga, wala na sa akin yon. Hindi ko na, yung hinanakit, oo, nandito pa, pero yung galit, wala na. So, kumbaga, kinikwento ko lamang ito para magkaroon tayo ng idea or magkaroon tayo ng, sabihin na natin, aral para sa mga magulang. Pinalayas po niya ako ng umagang yon, at yon, hindi ko makakalimutan yon, at hindi ko alam ang gagawin ko nung panahon na yon. Well, yun nga, pinalayas ako hanggang sa umuwi ako ng bahay, although hindi nila ako pinababalik na ako ay bumalik. Pero bumalik ako dahil wala naman akong mapupuntahan, bata pa lang ako nun. Pero yung takot ko sa sarili ko nandun. Andyan yung pinagtatawanan ako ng mga pinsan ko, yung tsuhin ko, pinagtatawanan ako. Tapos lagi silang nanunukso na, o sige, tanga na, family picture na. Dahil gusto lang nilang bigyan ng katatawanan yung nangyari sa akin. Although, hindi ko naman sila mapipigilan dahil yun yung gusto nilang gawin. At wala akong magagawa doon, hindi ko kayang pigilan kung ano yung mga desisyon nila sa buhay nila. And then yun na nga, doon po nagsimula yung sitwasyon ko na ganito. Actually, nung bata pa lamang ako, akala ko okay lang yun. Naakala ko pag lumipas yung maraming araw, lumipas yung panahon, matatanggap ko na. Andun na yung wala na, nakalimutan ko na kasi bata pa lamang ako eh. Pero mali po. Maling-mali po yun. Dahil doon nagsimula yung kalbaryo ko sa buhay, sa totoo lang. Sa totoo lang, naiiyak ako pero pinipigilan ko. Pasensyahan nyo na kung may makikita kayong mga luha-luha dyan. And then yun na nga po. Akala ko noon na ganun lang ang buhay. Na pag lumipas ang panahon ay mawawala din yung sakit
pero hindi pala. Habang lumalaki ako at nagkakaroon ng isip, nagkakaroon ng sapat na pangunawa, doon ko lalong nararamdaman na, ay, ang sakit-sakit pala nung ginawa sa akin. Doon din nagsimula na ako ay naging loner, naging mag-isa, hindi ako naging open sa mga tao. Actually, kahit sa family ko, hindi ako naging open. Ni ultimo, kahit may sakit ako, hindi ko sinasabi. At kapag may sakit ako, up until now, ayoko nang may kasama. Gusto ko mag-isa lamang ako. Ayoko nang ini-istorbo ako ng ibang tao dahil na-instill na sa sarili ko or tumatak na sa isip ko na mag-isa ka lang. Walang ibang tutulong sa'yo kung di ikaw lang. And then yun na nga. So, lumipas ang panahon, doon ko nauunawa na napakasakit nung ginawa sa akin at lalo akong nasasaktan, lalong dinudurog yung aking puso. Na sa tuwing makakakita ako ng pamilyang masaya, bigla na lang ako naiiyak. Hindi ko maintindihan kung bakit, bigla na lang ako naiiyak. Naiinggit ako, inggit na inggit ako kapag nakakakita ako ng mag-ama na masaya. And then yun na nga, umabot ako sa punto na gusto ko nang magpakamatay. Tama po, gusto ko nang magpakamatay nung panahon na yun. At sinubukan ko. Actually, nakakatawa yung istoryang ito. Nagkulong ako sa kwarto, ilang araw ako nandoon sa loob na parang wala lang. Lalabas lang ako para kumain, tapos babalik ulit sa kwarto, magkukulong. One time, nagmumuni-muni ako, nakakita ako ng lubid ng sapatos. Nakita ko yung cabinet. Yung cabinet kasi namin ay mataas at medyo stable dahil nakadikit siya sa wall. Sabi ko, what if kung itali ko kaya? Kung itali ko kaya yung tali ng sapatos doon sa pinakataas at itali ko sa leeg ko. Nung una, nagdadalawang isip ako. Pero from time to time na may isip ko yung mga nangyari sa akin. Yung time na pinalayas ako. Ang sakit. Ang sakit niya. And then yun na nga. Itinali ko yung tali sa taas ng cabinet. Itinali ko sa leeg ko. Tali. Nung una, sinubukan ko magpabigat. Hindi muna ako tumalon or iniwasan yung tatapakan ko. Nagpabigat muna ako. Ang sakit. Ang sakit-sakit sa leeg. Sobrang sakit. Bigla ako natakot. Nagkukumahog ako. Tinanggal ko kaagad yung tali. At alam po ninyo yung istorya ni Adam and Eve nung nakagawa sila ng kasalanan, yung bigla silang nabalot ng takot. Ganun na ganun po yung nangamdaman ko. Natakot ako sa Diyos. Sabi ko, bakit ko nagawa yun? Bakit ko ginawa? And yun na nga. Hanggang sa lumipas ang panahon, lumaki na ako, hindi pa rin nawawala yung sakit doon sa dibdib ko na parang paulit-ulit na kahit na ayaw ko na siya or ayaw ko na siyang intindihin, ayaw ko na siyang maalala, pero yung puso ko paulit-ulit niyang ipinapaalala sa akin yung nangyari. Na hindi ko alam na yung sitwasyon palang iyon ay nagkakaroon na ng masamang epekto sa akin. Kasi nandiyan ay naging loner ako, andiyan ay lumayo ako sa mga tao, andiyan ay yung hindi ako nakikipag-usap, andiyan na yung konting kibot, bigla na lang akong iiyak, bigla na lang akong nawawalan ng gana sa buhay, bigla na lang parang wala lang. Parang hanggat maaari ayaw ko na mag-exist, hanggat maaari gusto ko na lang mamatay kasi parang kahit anong gawin ko parang wala nang sindi ang buhay ko. Hanggang sa dumating ako sa puntong ito na nga, paulit-ulit na nagmamanifest na pala kung ano yung nararamdaman ko nung araw. Nagmamanifest na pala ngayon na ako pala ay dumaranas na sa mahabang panahon ng isang depression na dumaranas na pala ako ng anxiety, ng panic attack, nang hindi ko alam, nang hindi ako aware na yun pala yung tawag doon. Labas-pasok po ako ng ospital nang ako lang mag-isa. Actually, nasubukan ko na din magpa-confine sa ospital na ako lang mag-isa.
And then yun na nga, paulit-ulit ako labas-pasok sa ospital, paulit-ulit akong tinatanong ng mga doktor, may problema ka ba? At ako naman, in denial, wala po, okay lang po ako. Kasi sanay ako mag-isa eh. Ayoko, hindi ako sanay na may nagtatanong sa akin kung kumusta na ako eh. Sanay akong, ako lang ang bahala sa sarili ko. And then yun na nga, nag-deny ako sa mga doktor sa tuwing tinatanong nila. Actually, marami na nagtanong sa akin mga doktor sa tuwing lalabas-pasok ako sa ospital, sa emergency room, kung may problema ako. Dahil baka daw may kailangan akong espesyalista na para matulungan ako. In denial na talaga ako nun. Lumipas ang maraming taon, paulit-ulit yung manifestations, yung mga nangaramdaman ko. Hanggang sa nakapag-decide ako na siguro nga baka kailangan ko ng magpatingin sa isang espesyalista, psychiatrist. And then yun, hindi mo masasabi kasi habang nagpapa-check up ka sa isang doktor na gano'n, ang daming pumapasok sa isip mo, andiyan yung ano kaya yung magiging diagnosis sa'yo, ano kaya yung mga ganito-ganyan. Ang daming what if. Kaya, andyan din yung sitwasyon na umiiyak ako habang nagkikwento dun sa doktor na, yan. Actually, nung mga panahon na yon, gustong-gusto kong sisihin, gustong-gusto kong sumbatan ng tatay dahil gusto kong sabihin sa kanya na lahat ng nangyayari sa aking sakit dahil kagagawan mo, dahil sa ginawa mo sa akin noon. Pero hindi ko magawa. Hindi ko siya magawa kasi matanda na siya eh. Matanda na tatay. Hindi. Kumbaga, oo, masama ang loob ko sa kanya, pero andun pa rin yung respeto. Sa totoo lang, hindi ko nakakausap ang tatay. So, hindi ko siya nakakausap ng, alam niyo yung typical na usap ng mag-ama. Ang ganun. Hirap pala. Actually, ginawa ko yung video ito kasi gusto ko lang maglabas ng sama ng loob na ang hirap kasi ng sitwasyon namin. Ang dami kasi yung hindi nakakaintindi, hindi nakakaunawa na sinasabi nila na gawa-gawa lamang namin yun, nasa isip lamang namin yung mga sitwasyon na yun, pero hindi nila alam totoong may ganung sakit. Nahihirapan na ako. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong magtrabaho. Kaso hindi ko magawa. Hindi ko magawa magtrabaho kasi matatakot ako dahil baka mamaya yung sitwasyon ko kailan na namang umatake dahil anytime ina-atake ako ng anxiety at panic attack. Actually, hindi ito alam ng pamilya ko. Hindi nila alam na ganito yung pinagdadaanan ko. Hindi nila alam yun. Kasi pakiramdam ko mag-isa lang ako. Alam niyo yung pakiramdam ng oo, kasama mo sila, pero alam mo, mag-isa ka lang. Ang hirap. Mahirap. Kaya sa mga tao, nagja-judge ng ibang tao na yung depression ay gawa-gawa lang, kaartihan lang, hindi po totoo yun. Nararamdaman namin ang hirap ng mga ganong sitwasyon. Dahil hanggat maaari, ayaw namin maramdaman ito. Pero anong magagawa namin?
gusto ko lang magkwento. Pero bakit ako umiiyak? Bakit ako umiiyak? Ay, sorry. Gumalaw kayo, sorry. So yun, balik tayo sa kwento. Ang haba-haba na ng kwento ko na sa 15 minutes na. So yun nga, to make it short, sana doon sa mga magulang na may mga anak, kung magagalit man tayo sa mga anak natin, sana isipin muna natin yung mga bagay na sasabihin natin. Isipin muna natin yung mga actions na gagawin natin bago natin gawin. Dahil hindi natin alam na yung actions pala natin yun ay makakasama sa kinabukasan ng anak natin. So yun lang, sana may makuha kayong alam tungkol doon. And gusto ko na siyang i-cut ngayon. Akala ko kasi kaya ko nang magkwento. Akala ko kaya ko nang ikwento lahat, pero hindi pa pala. So yun lang guys. Sorry. So, i-cut ko na lang muna siya ngayon. And sana lang may natutunan kayong aral doon. And ayun na nga, pasensya na kung hindi ko pa kaya, hindi ko pa pala kayang ikwento lahat-lahat. Pasensya na kung umiyak ako, pasensya na kung puro kadramahan itong video ito. Pasensya na. I'm sorry. So, yun lang man guys. And bye!